sumasayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip, palagay internet, blasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Bakit sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy. Energy. Energy FM. Sabihin mo. Energy. Hi, Pangga. Tayo pa rin po ang number 1, 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Aras natin sa mga kabalaan, check your time! Pangga, alas 9.04 na! Oh, in fairness ha, hello naman sa mga taong sinasabing mag-aaral sila ng mabuti para pagdating ng panahon, dumami yung pera nila. Ay, hindi totoo yan! Hello naman sa ating mga adults, yung mga nakagraduate na, di ba minsang nag-aral ng mabuti, pero sapat-sapat, masaya naman sa buhay. Oo, okay naman, sakto-saktuhan lang. Pero isang malaking scam yun na kapag nag-aral ka ng mabuti at nakagraduate ka, eh magkakaroon ka ng maraming pera. Siyempre, kailangan mong pagtrabahuhan. Correct! Hindi yung tipong isang bagsakan, marami agad pera mo. Scam yun! Oo, at hindi porket magda, cum laude ka, eh magandang trabaho kagad mapupuntahan mo, sa Pangga. True. Kailangan, eh madiskarte ka rin sa buhay. Sa true. Streetwise. At hindi mo pwedeng matalino ka lang sa libro. Diba? At saka sabi nga nila sa panahon ngayon, diba, diskarte talaga kaya yung mayaman ng mga tao. Oo, at bukod sa budol na yan ha, bukod sa scam na yan, Lindsay, na pagdating daw ng araw pagkatapos natin ng pag-aaral, sabi ng mga matatanda ay yung mga lalaki daw ang lalapit sa atin. Diba? Sabi? Diba? Sabi? Oo. Asa na yung mga sinasabi niyo? Pero hindi pagdating ng panahon. Oo. Siyempre kailangan mo munang mahalin yung sarili mo and provide for yourself, for your Correct. Family. And then the right person will come along. Oh, enjoy mo muna yung sarili mo at yung sahod mo kasi kapag may jowa ka na, kulang na yung 1,000 mo. Hoy, nag-grocery kami kahapon. Yung 1,000 ko, puro toiletries lang. Diba? Oo. Mga talagang pang ano, panlinis lang ng kung ano-ano sa CR, sa lababo, ganyan. No joke pa nga, Pangga. Yung 1,000 mo dati, punong-puno na yung cart mo. Oo. Pero ngayon, isang plastic na lang siya. Oo, isang bag lang. Hindi pa nga buo, ano eh, puno yung isang diba? Bag eh. Napakamahal na mabilihin ngayon. Oo. Pero kasi ikaw ba yung tipo ng tao na kapag nag-grocery, nagsa-stock up ka ng supplies? Oo, kami ganun. Ganun din kasi, kasi ako. Kasi medyo malayo pa yung mga tindahan sa amin. Mag-tricycle ka pa, ganun. So isang bilihan na lang. Oo, isang bilihan na lang. Tsaka para konting labas na lang yung magawa natin. Correct. Ganun kasi ako, iniiwasan ko lumabas kung hindi naman importante. So, kapag mag-grocery ako, siguro good for 2 weeks na. Tsaka mas mura kasi kapag bultuhan kang bibili, yung maramihan, kasi sa tingi-tingi. Mm, totoo yan. Kasi napapamahal kasi yung piso-piso na yan. Pero sa groceries, kapag binili mo na marami yan, 50 lang yan. Sa totoo lang. Pero bumibili ako sa mga palengke ng mga gulay. Oo, yun naman. Yun yan. Kasi doon mura. Kasi kapag sa mga groceries, mahal na yung mga karne at saka yung mga gulay. Tsaka in fairness naman sa lugar namin, ha? May mga naglalako ng gulay, ng isda, ganyan, diba? Yun nga lang kasi, wala lang. Bakit nga ba? Hindi ko sila naaabutan kapag naglalako sila. Oo, kung sabagay kasi umaga yun eh. Umaga sila naglalako. Eh, umaga yung trabaho nating dalawa. Oo. Kaya pagdating ko sa kako, limbawa, gusto ko ng, parang mamaya nga, parang gusto ko ng ano eh. Ano tawag doon? Yung may sitaw at saka ginataan at saka yung may kalabasa. Ginataang gulay. Ginataang kalabasa na may sitaw. Ganon. Diba? Sarap nun. Parang gusto kong bumili mamaya. Pero kalabasa lang kakainin ko. Buti hindi ka ba kumakain ng sitaw? Oh, ayoko ng sitaw. Bakit? Wala, ewan ko lang. Oh, ayoko rin mga green and leafy vegetables. Gusto ko yung mga sayote. Gusto ko yung mga repolyo. Ganun lang. Mga simple lang. Ako kahit anong ano yata, kahit anong gulay kakainin. Sana all no. Oo, ganyan. Ay nako. Pero ito na nga, friends. Ito po talaga yung pag-uusapan natin. Yung ating lihim ng liham ngayong araw na ito. Para sa mga pangga natin dyan na meron daling lihim ng liham, pwede kayo magpadala ng inyong mga liham. Sa lihim ng liham, 1067@yahoo.com. Oo. Nako, talaga medyo mabigat tong ano natin, kwento natin ngayong araw na ito. At taga, kailangan ba namin kumapit sa aming kinaupin? Humawak kayo sa kung ano mang dapat nyong hawakan. Oo, pumit kayo. Damdamin nyo at lasapin nyo ang ating kwento. Kayong kwento natin ngayon, Iska. So ito na nga, sa oras po na 9.08, mga pangga ko, mahal ko, baby ko, ito na nga po ang lihim ng liham sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy!
lihang. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabig. Damdamin hindi masambit. Suyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa lihang ilalakip? Here we are, face to face. Lihim ng lihang. Kong Lindsay. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Umaasa po ako na sana mabasa nyo itong sulat ko dahil hindi na po ako pinapatulog ng konsensya ko. Sana pag nabasa namin ito, makatulog ka na mamaya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ikakasal na po ako next year. We're almost 3 years na ng partner ko, pero long distance relationship po kami. Kaya naman madalang lang kaming magkita. Planado na rin ang lahat. Handa na yung mga magulang namin. Kami na lang talaga yung inihintay. Gusto na nila na magpakasal na kami ng boyfriend ko. Ganyan talaga yung mga magulang, nampe-pressure. Nakaka-pressure po yung tipong parang atat na atat po yung mga magulang namin na magpakasal kami at bigyan sila ng apo. Bakit daw? Everything is fine naman po. Mahal na mahal ko po ang partner ko kahit LDR kami. Hanggang sa dumating yung araw na nagtrabaho na po ako sa BGC. Uy, ang dami dyan. Nandun po yung ex ko. Pero meron na rin siyang karelasyon that time. Huy, naku, mga ganyan talaga, nagkakabalikan niyan. Wala naman po akong balak na makipaglaro sa kanya or whatsoever. Uy. Trabaho lang talaga. At saka pandagdag sana sa ipon ng pangkasal namin ng boyfriend ko. Last December 23, Christmas party namin. Eh di walwalan lahat. Oh, syempre. Medyo tipsy na rin ako, tapos maya-maya pa, pumasok ako sa room without knowing na nandun pala yung ex ko. Weh, di ako niniwala sa'yo. Nagpapahinga siya dahil lasing na rin siya. Nagyosi muna ako doon sa bintana. Hindi ko naman in-expect na lalapit siya. Tapos hinawakan niya yung mukha ko. At saka niya ako hinalikan. Yan ang abay sinasabi ko eh. Hindi na ako nakapalag, or should I say, hindi talaga ako pumalag. Oo, kasi gusto mo rin yun. Kasi ginusto ko rin naman ang nangyari. Pero hindi po inaasahan ang mga ito. Kinabukasan po, Pangga, ramdam na ramdam ko pa yung ginawa namin ng ex ko. As in. Kung ano man yun, gusto ko sana siyang tanungin about sa nangyari, pero wala akong lakas ng loob. Bawat araw na nagdaan, hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Pero hindi ko naman kasi mahal yung ex ko. Nakokonsensya ako kasi yung partner ko, binigay niya yung tiwala sa akin. Kaya naman pinayagan niya ako na magtrabaho ulit with my ex. Tapos, ganun ang nangyari sa amin. Naku girl, malaking problema yan. Ang kinakatakot ko, Pangga, ay baka sabihin ng ex ko doon sa present partner ko yung nangyari sa amin. Eh di aminin mo kapag nalaman niya. Natatakot ako na baka masira ang aking relasyon ngayon dahil sa nangyari sa amin ng ex ko.
kung natatakot ka, sana hindi mo ginawa in the first place. Ikaw naman eh. Dapat ba kung umamin sa partner ko pangga? O hindi na lang? Ayaw ko rin siyang mawala. Ayokong masayang lahat ng plano namin. Lalo pa at plansyado na ang lahat next year para sa aming kasal. Sana po mapayuhan niyo po ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang M. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Ay nako M, nakaka-M ka. Nakakainis ka. Nakaka-M ka M. Imposible naman kasi Lindsay na hindi niya namahal yung ex niya. At saka imposible hindi niya alam na nandun yung sa kwarto yung ex niya. Ako naniniwala ako ha, Iska, na maaring hindi mahal pero yung temptation kasi nandun. Bakit siya na-tempt? Ibig sabihin, may gusto pa siya. Attracted pa rin siya dun sa ex-boyfriend niya. Kasi, girl, kahit may temptation dyan, kahit may lalaki dyan, kahit nakahubad, nakalabas yung ano niya, hindi mo yan gagalawin. Kung hindi mo talaga gusto, di ba? Ako, naniniwala ako na pwede rin kasing wala ng pagmamahal, pero yung attraction nandun pa rin. Ayun nga, sinasabi ko, yung may tipong, attraction pa. Di ba? Yung tipong hindi nyo na talaga, wala na talaga kayong feelings para sa isa't isa, pero just for the thrill of it, you do it. Pero yun di kasi mahirap Lindsay, di ba? Kasi LDR sila ng boyfriend niya. Yun. So, walang physical affection. Oo. So, hinahanap niya sa iba. Yun nga talaga yung mahirap kapag LDR yung partner mo. Tapos ikaw, magkalayo talaga kayong dalawa. Kaya nga meron talagang mga magpa-partners na hindi talaga nag-o-opt sa may distance na relationship. Oo, actually. Hindi dahil sa alam nila na hindi sila sa sarili nila na hindi sila magloloko. Pero yung temptation sa partners nila. Andoon. Nandyan. Correct. Oo, diba? Kasi tayo, kahit tayo sabihin natin na hindi ako magloloko. Ko. Pero paano kapag nandiyan na yung temptation doon sa partner mo? Hindi mo rin diba? Masasabi eh. Hindi mo masasabi talaga kasi in the first place, yung partner mo lang yung makakaalam Correct. Ng kanyang totoong pagkatao. At saka hindi mo siya mapipigilan kasi nga hindi mo alam. Oo, diba? Kung ako sa'yo, dapat M, kasi pag-usapan natin, gaano nga ba kahirap labanan ng temptation kapag nandiyan na? Mahirap talaga siya actually. Temptation na yan eh. Pero kasi ako naniniwala ako na yung temptation, diba Iska, nandiyan lang yan. Oo, nasa paligid lang yan. Kahit anong gawin mo, andiyan niya eh. Wala din ako na, di ba, ikaw yung magde-desisyon kung papatulan mo, di ba, yung temptation. Oo, may desisyon naman kasi tayo eh. Yes. May sarili tayong choice. Oo. So sa ginawa mo, choice mong lokohin yung fiancé mo. Oo, kasi di ba, nandiyan naman talaga lahat ng kasalanan sa paligid. Nandiyan na yan kung papatulan natin. Oo. Mm-hmm. Yung partner mo, I'm sure, yung ex-partner mo, yung ex-boyfriend mo, I'm sure alam niya din na nandun ka. Oo, diba? For sure yun. At saka Lindsay, di ba, party-party yun. So hindi mo nakikita sa paligid yung ex mo. Oo. So alam mo, nandun siya sa kwarto. Oo. Pumunta ka pa din. Bakit doon, di ba? Oo, at saka alam mo nandun siya, no, nakita mo nandun siya, ba't ka pa rin tumuloy? Oo, nakakaloka. Oo, ibig sabihin, kahit papano may, kahit kakarampot na malis din, ba't ka pumasok dun sa room na yon? May naramdaman ka rin, kaya ginusto mo rin yun. Ginusto mo rin yun, friend. Pero punta tayo doon sa katanungan ni Ate Girl na kung saan, dapat ba niyang aminin doon sa fiancé niya yung nangyari? Kung ikaw yun, aaminin mo. Parang hindi ko kayang aminin. Ako kasi, lalo na kung hindi ako makakatulog sa gabi, aaminin ko. Aaminin mo. Oo, aaminin ko. Kasi diba? Mahirap kalaban ng konsensya. Sa bagay. Oo. Diba? Pero nga lang, kapag inamin mo, tanggapin mo na baka hindi na matuloy yung pagpapakasal mo, baka masira na yung relasyon yung dalawa, o di kaya naman, magpakasal nga kayong dalawa, pero wala na siyang trust sa'yo. Nandun yung consequences. Kasi, well, I'm sure dapat bago nyo palang gawin yan, alam mo na kung ano yung consequence na pwedeng mangyari sa relasyon ninyong dalawa. Ayun nga. Diba? Nakakaloka lang talaga na ngayon na nangyari na, nakukonsensya ka lalo. Dapat mo aminin yan, girl. Mm-hmm. Sabihin mo sa kanya, tanggapin mo kung ano yung magiging desisyon niya. Kasi, kasalanan mo yan, ginawa mo yan, choice mo yan. So, at this time naman, choice na magiging asawa mo kung ano yung gagawin niya. Oo. Diba? Kasi, malakas yung pakiramdam ko na kapag lalaki yung niloko, X yan eh. Oo, kasi may pride ang mga lalaki. Correct. Diba? Once na tinapakan mo yung pagkalalaki nila, maaaring mapatawad ka nila pagdating ng panahon, pero for now, malamang hindi. Medyo mapopospone yung kasal ninyo. At saka sabi nga nila, 'di ba, kapag ang babae ang nagloko, may kasamang feelings 'yan. Hindi lang 'yan basta laro-laro. 'Di ba? Not unless mahal na mahal ka nung ano, yung groom to be mo. Oh. At kaya niyang i-shake off lahat-lahat at magsimula kayo sa umpisa. Yung kaya kanyang patawarin, kaya niya kalimutan na hindi ibabalik sa iyo lahat ng kasalanan mo. Oo, pero malabo 'yan. Correct. Malabo 'yan mangyari kasi syempre lalaki 'yan at tatamaan yung pagkalalaki niya. 'Di ba? Yung ego niya bumaba, feeling niya na betray siya. Oo, at saka 'di ba, nakakaawa naman siya na doon sa ibang bansa nagtatrabaho siya.
para sa future niyong dalawa. Tapos ikaw nandito, nakikipagkalampagan. Diba? Nakakaloka yung part na alam mong may inuman, alam mong may liquor na kasama, yeah, nandun yung ex niya, tapos nandun ka din. Diba? Nakakaloka ka. Dapat di mo na lang tinuloy. Oh, masama mapakinggan o masakit man sabihin para sa ating mga babae na mag-ingat tayo kapag umiinom tayo. Pero kailangan talaga natin proteksyonan yung sarili natin. Totoo. Kailangan natin protektahan yung isa't isa tayong mga kababaihan. At saka alam mo, naniniwala ako na ginagawa lang nilang escape yung nakainom sila. Oo. At hindi nila alam yung ginagawa nila. Girl, alam namin, nalasing diba? Na kami na Lindsay, alam namin ginagawa. Nagsayaw lang kami na nagsayaw yun. Oo, nag-asikwina kami. Pero hindi totoo na hindi mo maalala at hindi mo alam yung ginawa mo nung gabing yun. Diba? Nakakaloka lang. Ni ate girl, kung dun sa tanong mo kung anong advice namin sa'yo, depende yan sa'yo eh. Kaya mo bang dalhin yan habang buhay na niloko mo yung groom to be mo, yung magiging asawa mo? Or kailangan mo na siyang isiwalat sa kalooban mo para na rin sa ikatatahimik ng isip mo at ng puso. Actually, dapat nga sabihin na niya Lindsay eh. Kasi diba, sabi nga niya, baka yung ex niya yung magsabi dun sa partner niya, mas maganda na siguro na manggaling sa kanya yung katotohanan kaysa sa ibang tao. So, totoo lang. Mas masakit kasi na ex mo, kung kuwari ako ex, sinabi ko dun sa jowa mo ngayon na kung anong ginawa natin, mas masakit yung sa partner mo kaysa sa ikaw ang umamin. Oo. Kasi ibig sabihin na parang gusto ng ex mo na magkasira kayong dalawa. Oo, na maaari din naman talaga at posibleng mangyari yun. Lalo na kung yung ex mo ay may feelings pa for you. Correct. Pero feeling ko hindi eh. Feeling ko naglaro lang sila kasi yung ex niya ay may partner na rin ngayon. Uh-oh. Ibig sabihin, talaga naglaro lang sila nung gabing yun. Nagtikiman lang, gano'n. Diba? Masama mang pakinggan pero na-tempt lang kayong dalawa nung mga panahong yun. Siguro na-miss lang nila yung isa't isa, yung pakiramdam na silang dalawa'y magkasama. Oo, yung talagang touch and affection na mula sa isa't isa. At saka ikaw kasi ate girl, sabi ko nga kanina wala kang physical touch, wala kang physical affection, kaya naman hinanap mo rin doon sa girl, ay sa boy. Diba? Doon sa ex mo. Sa ex mo, yung hindi mo nararanasan sa fiancé mo ngayon. Sana naman, no, if ever na ikaw yung nakikinig sa atin, meron kang karelasyon na LDR, no, meron kang karelasyon sa ibang bansa. Sana yung tiwala na binibigay sa atin, panindigan po natin. Correct. Kasi alam mo, kapag sa ibang bansa ka nagtatrabaho at ikaw ay merong homesickness, diba, sa mga taong nandito sa Pilipinas, alam mo, imposible na malungkot ka lang eh. Malungkot na malungkot na malungkot ka. Yung sagad sa butong lungkot. Hindi enough ang salitang lungkot lang para i-describe yung nararamdaman ng mga OFWs na nandyan po sa ibang bansa. What more kung niloko ka ng girlfriend mo na pinagkatiwalaan mo dito sa bansa? Ang hirap kayo na wala kang kasama doon, wala kang kakilala, wala ka pang friends kasi hindi naman lahat ng tao doon magiging kaibigan mo eh. Iba doon, katrabaho mo lang, acquaintance mo lang, pero yung talagang mag-aakay sa'yo, yung masasandalan mo kapag nalulungkot ka, wala eh. Tsaka mahirap kasi kapag ibang lahi yung kasama mo, syempre iba yung kultura, iba yung emotions na nilalabas nila. So baka ma-misinterpret ka kapag nilabas mo yung feelings mo doon. Kaya doon sa boyfriend mo or sa fiancé mo na doon sa ibang bansa ngayon, isipin mo yung sitwasyon niya ngayon. Totoo. Napakahirap. But obviously, hindi mo naisip yan, girl, kasi tinuloy mo pa rin. Naisip niya yan, pero dininay lang niya sa isipan niya. Inalis lang niya. Parang dinedma lang niya. Inisip niya, pero naging selfish siya. Oo, mas inisip mo kasi yung kaligayahan mo over the relationship. At saka feeling ko, hindi niya ganun kamahal yung fiancé niya. Feeling ko mahal niya naman, girl, pero na-tempt lang hindi talaga. Hindi ganun kamahal. Kasi nga, di ba sabi niya, parang nagmamadali yung mga penance sila na magpakasal sila. Na-pressure lang silang dalawa magpakasal. Kaya natatak sa isipan nila, sige, magpapakasal tayong dalawa. Pero hindi mo naman talaga gusto kasi tumorva ka pa sa iba. Sa true. Kumembat ka pa sa iba, kumaldag ka pa. Kasi feeling ko, kapag talagang over-over yung pagmamahal mo sa ibang tao, niisipin na lokohin siya, hindi mo magagawa eh. At saka di ba, Lindsay, gusto niyang tanungin sa ex niya kung ano ba yung nangyari sa ating dalawa, bakit gusto mo malaman? Kung siguro para sa inyo, wala lang. For peace of mind. Kasi hindi nga siya makatulog eh. Nakukonsensyo siya eh. Nakukonsensyo siya kung anong ginawa nilang dalawa. Alam mo naman kung anong ginawa mong dalawa kung wala naman kayong feeling sa isa't isa. Eh, siguro, hindi, gusto niya siguro gusto niya ng closure na, hoy, ganito lang yung nangyari sa atin ah. Ako walang sa bagay. Ibig sabihin to ah. Ah, gusto niya linawin na walang ibig sabihin yung nangyari sa kanila. Yun gusto niya i-clarify kasi nga pareho silang in a relationship ngayon. Ikaw ang mag-clarify, wag yung lalaki. Kung alam mong wala naman talaga yun, sabihin mo sa kanya na wala yung nangyari sa atin ha. Kalimutan na nating dalawa. Kaso ang kinakatakot niya nga talaga is baka nga sabihin ng partner niya or sabihin ng ex-partner niya doon sa partner niya ngayon kung ano yung nangyari sa kanilang dalawa. At baka yun pa yung maging dahilan para mag-break sila. Kaya dapat ate, dun sa tanong mo kung ano bang advice mabibigay namin. Ako ha, for me ha, kasi sasabihin ng ibang panggawa hanggat hindi mo na, hindi kayo nahuhuli o hindi nalalaman, saka ka nalang umamin. Oo, what you don't know won't hurt yung sabi nila, di ba? Pero kasi ako, yung conscience mo will definitely kill you kapag hindi mo inayos yun. Kung ano yung katotohanan sa buhay mo. At diba? Mas magandang manggaling na sa'yo yung katotohanan kesa sa ibang tao. Kasi mas masakit talaga kapag sa iba pa niya nalaman.
nalaman nyo eh. Totoo, di ba? Hello naman. Di ba? Malay mo yung ibang taon nalaman yung ginawa mo nung ex mo. Hmm. Sila pa ang magsabi, hindi man yung ex-boyfriend mo ang magsabi direkta dun sa boyfriend mo ngayon. Oo, yun yung masakit, no? Oo, kasi parehas kayo na wala sa inuman eh. So alam nyo na. Oo. At saka kasi, wag natin ni ano, iwaglit sa isipan natin na totoo namang nangyayari yan sa mga office setting. Oo. Lalo na kung mag-ex kayo, no? Nakakaloka lang, binigay sa'yo ng partner mo yung trust na makasama mo yung ex mo sa trabaho. Tapos, yung pinakakinatatakutan ng partner mo, yun yung ginawa mo. Yun na yun, exacto ang diba? Ginawa mo. Kaya naman, Pangan, sinasabi namin sa'yo, sa tanong mo na kung dapat bang aminin, aminin mo na. Mm-hmm. Para sa amin ha, aminin mo na kaysa naman sa pinapatay ka ng konsensya mo. Correct. Ang hirap kayo, diba? Baka tulog. Tapos, kung ano man yung maging verdict ng ano mo, ng partner mo ngayon, itanggapin mo yun. Correct. Diba? Kung gusto nyo mag-work ulit yung relationship, o sana, umuo siya na let's work on it. Sige, diba? Let's start from scratch. Itama natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Kung ayusin natin. Yun yung gugustuhin ng partner mo ngayon, ha? Oo. Kung ayaw niya naman at gusto mo namang maging okay pa rin yung relationship ninyong dalawa, edi pagtrabahuhan mo. Oo. Diba? Kasi in the first place, ikaw yung nagkamali. Suyuin mo yung jowa mo nasa ibang bansa. Oo. At magagawa mo lang yung panunuyo na yan kung ikaw din mismo, one, mag-effort. Number two, kung tatanggapin niya yung efforts mo. At number three, kung dapat ayusin pa ba niya yung sarili niya. Yun. Ayusin mo yung sarili mo. Mm-mm. Kasi hindi ka rin niya mapapatawad kung uulit-ulitin mo lang yan eh. Definitely aayusin niya yung sarili niya kasi alam niya ngayon na outbalanced siya. O sana nga ayusin dahil mo ate girl. Dahil nakakommit siya ng maling bagay. Oh, nakakommit siya ng mistake. At para sa mga pangga natin dyan na merong same na kasalanan sa pangga nating letter sender, alam nyo na, aminin nyo na, o di kaya naman kung ayaw na talaga sa partners nyo, might as well makipaghiwalay na kayong lahat. Oo, diba? Pero kasi alam mo yun, Iska, lahat naman talo ng tao nagkakamali. Oo, hindi naman tayo perfect. Hindi naman tayo perfect. Pero kasi nasa atin yung kung pipiliin ba nating magkamali. Oo. Lalo na doon sa ganong pagkakataon, yung may nangyari sa'yo ng ex mo, imposibleng, di ba? Hinaras ka ng ex mo, kaya may nangyari sa'yo. Kaya nga, pero nagustuhan mo. Oo, hindi ganon. Hindi ganon yung sinasabi naming pagkakamali, di ba? Oo. Hindi lusot yun eh. Para sa akin ha, bilang babae. Ako din. Hindi lusot yung may nangyari sa inyo ng ex mo. Talaga? So ano, paano nangyari? Di-rape ka niya? Ganyan? Imposible naman yun. Imposible na hindi mo binigyan ng consent yung ex mo na may mangyari sa inyong pero dalawa. Sabi nga niya, di ba, hindi naman daw siya tumanggi doon sa halik na binigay sa kanya. Uy, namin mo rin, di ba? Kaya nakakaloka. Oo, kaya naman, Vanga, alam mo na, sinabi namin sa'yo, aminin mo na yan bago pa ang huli ang lahat. So true. Aminin mo na hanggat okay pa kayo at baka feeling mo maisasalba mo pa yung relasyon ninyong dalawa. Aminin. At mahirap kapag kinasal na kayong dalawa tsaka mo inamin, ha? Kasi hindi na siya makapag-back out. Nakakaloka yun. Sobrang selfishness yon, yung tipong hindi na wala nang pwedeng mangyaring pag-urong. Correct. Diba? Kung kailan nakasal na. At ang mahirap pa doon kung doon sa marriage vows nila. Oo. Feeling ko hindi kaya ng konsensya. Unless hustler siya. Yung talagang sinungaling siya. Oo, yung manloloko talaga siya. Diba? Kapag hustler ka kasi sa pagsisinungaling, kaya mong kahit pikit mata kaya mong umamin kaya mo diba? Mga pathological liars. Kaya ng konsensya mo. Oo. Diba? Pero kung hindi naman, bilang sumulat ka dito sa lihim ng liham, feeling namin hindi mo kaya, kaya ka nga nagtatanong sa amin. At saka feeling ko naman mahal naman niya yung jowa niya at gusto niyang ayusin at sana maayos niya yung dalawa at sana patawarin ka ng iyong fiancé sa ibang bansa. Diba? Huwag ka mag-alala kasi kung talagang mahal ka ng fiancé mo, pagbibigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon. At lagi ko na sinasabi, diba? Everybody deserves a second chance. So true. So good luck. Good luck naman sa'yo, ate girl. Yan lang yun, sabi namin. Ka. Kasi nai-imagine ko yung magiging reaction ng lalaki. Nasasaktan ako para kaya, sa lalaki, di ba? Medyo alam kong kung ako kasi yun, talaga. Oo. Break na tayo. O, di ba? Wala na pag-uusap pa. Break na tayo. Oo, pero gawan mo ng paraan. Work things out with him. Malay Correct. Mo, di ba? Mapagbigyan ka. At hindi pa naman huli ang lahat. Napag-uusapan naman yan kung talagang mahal nyo ang isa't isa. Mm-hmm. So, dapat lang talaga. Sobra-sobra yung pagmamahal sa'yo ni Kuya. Oo. Para patawarin ka niya. I'm so sorry, girl. Pero kung feeling ko, sa ibang lalaki, nalaman nila na may something. Wala na. May nangyari. Di ba? Cannot be. Kasi feeling ng mga fiancé natin o ng mga boyfriend natin, kapag nandun na sa ganong level, ikakasal na. Oo. Konting kembot na lang pagmamayari ko na ito. Correct eh. Ikakasal na kami. Secured na yung feelings eh. Tapos malalaman niya na may iba, na may ibang humawak sa katawan mo, may ibang humalik sa'yo. Cannot be yan, girl. Ang sakit. Feeling ko. Pero again, kung talagang mahal ka ng lalaki, mapapatawad ka niya. Oo, kapit lang tayo, manalangin lang tayo. Oo, patigasan to ng guardian angel.
Why not? Carry mo yan, ate. M, carry mo yan. Kayanin mo. Anyway, thank you so much, M, sa iyong pagpapadala ng lihim ng liham at para sa mapangga natin siya na meron din pinagdaraanan. May gustong sabihin at hingan ng advice? Pwede ka magpadala sa amin sa lihim ng liham 1067@yahoo.com. O di kaya naman isend mo sa aming mother page sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Pero pwede rin naman, Lindsay, no, sa ating mga sariling Facebook account. Hanapin mo lang ang Mayora Iska at ang kay Lindsay na Lindsay 1067. Ayan. Oras natin. Sabihin ka pala, check your time, 9:28 on the clock. Pangga, tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag masabing radyo. Sabihin mo, Energy!